sa DWIZ. Programang sasamuhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karampol sa DWIZ. Tatalakayin, hihibayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karampol sa DWIZ. Programang pwede kang mag-lunsak, pinakwedaw, pwede ka rin maskran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karampol sa DWIZ. Magandang Lunes ng umaga po sa atin lahat, ika-13 ng Hunyo. Dito po sa ating programang Karambola sa DWIZ. Samahan po nyo kami hanggang mamaya alas 10 ng umaga. Ito po inyong kaibigan, Jonathan De La Cruz. Siyempre kasama natin, paring Joel Laksamana at ang ating mga iba pang kasama, si paring Willie, mukhang nawi-Willie pa sa Laguna. Manggagaling yan sa Laguna si paring Willie. At baka maraming dalang kakanin. Ano? Ay, ano yan, sana diretsoin na niya yung pagdadala ng kakanin sapagkat mahirap pag natatraffic dito sa ating technical director. Ating mga iba pang mga kasama sa Karambola, mga kaibigan at mga kapatid, si paring Conrad Banal, ngayon Linggo natin siya maasahan. Ang sabi niya ay sa Thursday siya darating. Nasa Amerika pa ho. At katatapos lang yata ng Rotary International Congress dyan po sa Dallas, Texas. At papunta na po siya. Umiikot lang po siya ngayon dahil naghahanap nang ibibigay sa amin ni paring Joel na steak. Pasalubong at sa ating news group at saka siyempre sa ating boss, si Edgar Cabangon na Chua. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre, ang ating kasama bawat Tuesday and Thursday ay si paring Larry Kidlat. Kaibigan na lahat gadon ay bukas nga. Tuesday nga eh. Siyempre, si Ana May Lementilla ay tatlong araw pa ho. So tama, pagdating ni paring Kondral, baka kasama na natin si Ana. Nakapagpahinga na siguro na mabuti at naintindihan na kung saan siya. Kasi inahatak yan paring Joel, si Ana. Kinukuha siya ni Secretary at ngayon ni Senator Villar dahil naging Chief of Staff sa DPWH at Public Works and Highways. Siya rin na may hawak ng build program ng DPWH, pero hinahatak din siya ng ibang mga ehensya, baka sakaling siya ay makasama at gusto niya. Nais naman ni Ana na makasama dito sa samahang ng administrasyong papasok, administrasyong Bongbong Marcos at Sara Duterte. Siyempre, ang ating kapartner na paminsan-minsan ay sabi niya ipapupunta sa dito, ang ating press secretary, Trixie Cruz Angeles. Paminsan-minsan na lang daw. Kasi napaka-busy. Totoo naman po naka-busy. Ang hirap ng ano ha, ang hirap ng trabaho na isang press secretary, lalo ngayon na paring Joel, sapagkat alam naman natin, napakarami ang challenges ng administrasyon na ito. Papasok, maraming nagawa ang administrasyon Duterte, pero gaya ng sinasabi natin, marami rin pumasok na mga problema at hanggang ngayon ay continuing na problema sa ating bayan, hindi lamang internally kundi pati sa ibang bansa na siyempre umaapekto sa ating pagtahak ng bagong umaga dito sa ating bayan. Palapit na ang D-Day, yung inauguration and then 17 days to go. Although nakikita nyo naman sa mga news simula na hit the ground running na ang buong administrasyon, yes, ni BBM. Yes. It means na si Secretary Trixie ay talagang hit the ground running. Running din siya. At once magsimula na yan, yung 17 days from now, talagang halos hindi ka makahinga niyan. Wala. Kailangan management talaga niyan of time, of ang dami. Ang daming ayusin. Yan na lang paghahanda, parang yan na lang paghahanda parang Joel. Sa inauguration mismo ng bagong Pangulo ay napakatinding problema na yan. Siyempre, malaking
dapat na paghandaan dyan ay paano mo i-accommodate lahat na, ang daming gusto pumunta. Ang daming gusto, ay ako, itong aking cellphone, malapit nang sumabog ito. Sa request, sa dami nagre-request, boss, pwede ba kaming ganito, ganyan, etc., etc., kami naman po'y sumama. Eh, alam po nyo, binibigay ko lahat inyong mga request dito sa inauguration committee. Meron po tayong committee na nag-handle yan. At sana, mapagbigyan lahat. Kaya lang, ngayon pa lang ho, inais namin ipamahagi sa ating mga kababayan na pasensya na ho kayo kung hindi kayo makapasok doon mismo sa loob. Kasi pagkatapos, sa steps yata eh. Ito, hindi pa naman alam. Sa steps lata magkakaroon ng ano eh. Ayun, ng outtaking. Napaka-dramatic. Historical. Na, ikaw mismo, parin Joel, alam mo ito eh. Kaso, oh. Napaka ano niya na significant. Oo. Ito naman si... si Ambet naman. Okay lang yung sinasabi mo, Ambet. Kaya lang medyo... medyo ano yung mga konti yung sinasabi. Kasi sinasabi ni Ambet. Hindi ko na ba, ano ba sinabi ni... sina Ambet. Ni Brother Ambet. Brother Ambet. Brother ba o Brother? O Brother Ambet. He's an eminent historian. Yeah. By the way, mga taga-pagpakinig. Ano ba ang sinabi? Tama naman sinasabi ni... factually, ang sinasabi ni Ambet. And before this, tatlo na ang by the steps of the... former. This was the former legislative building. Diyan po sa... Maynila. Una, siyempre, si President Quezon. Okay. And then, of course, President Laurel during the Japanese occupation. And then, President Rojas. Right. Ang sinasabi niya, all of them did not finish their term. Yun ang sinasabi niya. So, may pattern. Yung sinasabi niya. Historical pattern. Historians kaya, love that kind of stuff. Oo. Oh, hindi ko masabi. Love that kind. Kaya lang, sinasabi lang ni paring Ambet, sana tinignan din ng ano, ng mga grupo na nag-susulong ng inauguration celebrations. Historians, fiction writers, they love that kind of conspiratorial theories. Sana daw, in-insist nila na sa Rizal Grandstand. Para medyo mabre, yung nag-Rizal Grandstand, tumutuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Yun ang sinasabi niya. okay lang yun. Pero this will probably break the pattern. Kasi, alam mo, parang gambit. Nabreak ng pattern ng itong phenomenal victory ng Marcos dito. Isabihin mo, for all intents and purposes, di ba paring Joel? At the end of the day, look, kayo rin na nagsabi yun, 31 million, hindi naman lahat yan loyalist. Ay, hindi. But these are, it signifies talaga a changing trend, the psych within the population. Within the population. Kakaiba naman, we've gone through... We've gone through 36 years of, siguro naman panibagong chapter na ito ng ating istorya bilang isang bansa. Right. So, baka ito mag-break paring Ambet, I hope that in 3 or 6 years from now, 7 years from now, you will come out with a new historical record. Kasi sabi mo pa rin, Joel, mahilig ka mang historia sa mga. I love the whodunits and other thrillers as much as the next guy. Alam mo naman minsan nakasayod na rin tayo sa lupa. Hindi naman nasusunod lagi. Hindi naman. We have faith in the Almighty. Na pagka laman pa yan nila Oliver Stone. At saka sino ba itong mga magagaling nila Christopher Nolan. Makagawang pa ng pelikula yan. Mabibili yan. Mabibili sa Hollywood dyan. May ano ha, ito na, aga-aga natin, Louis Monterona, Atilano Kulapo, pangalan mo talaga, Michael Aninon, Manuel Espineda, tapos may isang suki tayo rito mula sa Saskatchewan, Canada, si Angel C. Balagtas, si Flor Delis Espadilla, lahat sila nagre-reply na dito, I think Facebook itong nabuksan ko, mula sa South Australia, Vicente Lumasag,
Ah, talagang we're in all corners of the globe. Si Alexander Matulak. Pangumpisa pala natin to. New Jersey. Gliseria Gaspar. Hi. Gliseria. Okay. Daly City, California. As usual, nag-aabang sila dahil ang Warriors is now breathing down the necks of the Celtics. Elizabeth Miguel. Maragandang umaga ho sa inyong lahat. Aga-aga. Itiol Bonifacio. Nakakatakot naman ang sinasabi ni Sir Ambet. Nakakatakot. Yung mga yung sinabi mo. Pero gaya ng pinabanggit namin, Shell, ni paring Joel, baka ito na magbre-break ng pattern. Yeah. Sapagkat, gaya ng binanggit din patterns natin. Patterns are being broken. Gaya ng binanggit din natin kanina, yung mismong victory, 31 million, nag-break ng pattern yan eh. Dati, talagang close na medyo. Even in the case of the two presidents, President Estrada at saka President Duterte, yun talagang tambak din yun. President Estrada got, I think, 39%, President Duterte got 34%. Yeah. Ito, 56% eh. And what makes a more rampaging significance? It's not just PBB. Yeah. I mean, talagang hinatak na lahat eh. I mean, I'm sure eh, siyempre, as usual, mayroong mga detractors na bakit naman si ganyan naging senador, bakit naman si ganito. But, you know, at the end of the day, the people have spoken. Kagaya niyan, ang totoong opposition lamang na nanalo sa Senate, si Risa lang. Risa lang yun. And then, in the case of the local elections, natalo lang siya in 15 provinces. Right. And very, 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 very small margins. Right. Mm. I mean, yung mga argumentong, binanatan sa social media, naghanda at it's fueled ganyan. By mega billion pesos of a campaign fund. maaaring totoo lahat yan, but at the end of the day, hindi natin madi-deny na talagang there was a wind of change blowing through the archipelago na talagang matindi. Maiba na tayo na maiba. At regarding regardless kahit i-house to house mo pa sila yung kampanya. Nanangyari naman. Nag-house to house talaga. Hindi umubra. For the, ilan ba yun ako? 15, 16 million na nakuha naman. 14. 14 almost million. 15 lang. Hindi naman madidinay. That's still 14 million. But at the end of the day, hindi na pala kayang isway itong majority with regards yung past sins, past na mga all those things. Wala na. Gusto nila, basta ito, bagong tao to. Gusto na namin to. We like what he's saying. Yung mensahe niya na unity at inclusiveness. Inclusiveness. And so far, so good. Kung John, at seems to project that hindi campaign promise. I mean, he keeps on malumanay magsalita, inclusive magsalita. And then even the choices of members of the cabinet, medyo maayos. So doon kaibigan natin si Marlene Ronquillo. Kamusta kayo dyan? Farmer Marlene, hindi... Hindi ko nabasa si hindi ko nabasa si parang Marlene eh. Sunday ba siya? Sunday. Marlene, nothing to argue about. Sabi niya, uy, magagaling yan. Sila Benjok, no? Kasan, ilano. Pero sabi nga niya, sino ba yung sumobra naman yata yung press release na the best and the brightest? Ang sagot niya, quote-unquote, that seems to be a stretch. Sabi ni Paring Marlene. Kasi then pagkatapos si Paring Marlene nakasama ko yan bro nung bagong reporter. Hindi tayo lahat. In-outline niya, ang best and the brightest ginagamit yan kayo sa Amerika nung dating yung mga Kennedy administration. Yung panahon ng mga kumuha talaga sila ng people who corrected the economy, the dollar reserve. Hindi, medyo sa atin, medyo malayuli. Huwag naman tayong yung press release natin yung magmasyadong namunulaklak. Huwag masyado i-stress ha. Kasi maganda taginting siguro sa tenga ng sulat. Easy. That's a stretch. Relax lang. Chill. Natawa ako ng binabasa ko. We need columnist, writers, ng mga ganito. Napaka-importante ng mga ganyang si Paring Marlene.
Napaka-importante yung mga sinasabi niya at lahat. At saka gustong-gusto ko yung kanyang mga statements. Hindi siya ano ha, hindi siya yung panatiko na hindi ganun. Maayos at saka fact-based. At saka talaga nakasayad sa lupa. Hanggang ito. Dun sa kanyang farm sa Pampanga. Talagang hanggang... Nakasayad talaga siya sa lupa. Nakasayad talaga sa lupa nagtatanim ito. Nagtatanim talaga yung taong yun. Nagtatanim, nag-aalaga. Nung nagkaroon ng ASF scare. Marling nga nagsabi, teka muna, kayong mga natin Department of Agriculture, ayusin niyo yung mga sinasabi ninyo kasi... alagaan natin itong mga small farmers. Hindi po pwede yung mga small hog raisers at lahat, papatayin nyo pa. 80% ng ating pork ay galing sa maliliit, mga 100-200 heads. Which is correct. Ayusin natin na mabuti. Pero bago tayo magpatuloy. Luis, sandali. Happy Fiesta! Oy. Papabate si Ma Antionette Jokina Aras mula sa San Antonio de Padua, Nazareth Subdivision, Cagayan de Oro City. Ayun. May nagpipiesta pa? Fiesta, o nga. Akala ko hanggang May lang fiesta eh. At saka si Virginia Peterson. Hello po sa inyo. Watching from Illinois, USA. Alam mo, tumira ako saglit dyan kasi nag-Chicago. Chicago. Nung fellowship ko noong araw. Ang problema dyan, ang lalayo ng manihuhan. Yung interstate na, sabi ko. Napakalalayo. Lalayo. Sabi ko, ano ba naman to? Isang oras kalahati. Nandoon ka ba rin? Within that area. But nice place. Yung nga lang, winters are pretty brutal. Chile. Matindi. Lalo na pag malapit ka doon sa lake. Lake, ako, Diyos ko. Yung lamig na may tubig, may sumasampal sa ito. Kaya sabi ko, anong bata pa ako, sabi ko, hindi ko kaya yata rin. Ito maganda lang. Pero maraming Pinoy dyan, ha? Marami. Oh, Chicago, Illinois, maraming mga... At saka magagaling, ha? Mga doktor, pumunta nga kami dyan minsan. Mga doktor ang mga ano namin, eh. At saka yung mga yun, mga... Hindi mga ordinaryong doktor, ha? Parang Joel, ha? Right. Mga mayayaman na doktor, super. At saka espesyalista at lahat. Bago po tayo... Fiesta rin po ngayon sa Barangay Tunsuya, Malabon. O ba? Happy Gary Ramos. Happy fiesta po sa inyo. At sana naman ay ma-enjoy natin dito bago mag-tagulan. Alam naman po ninyo, naman si papasok ang tagulan. Lisa Short, Mabuhay Pilipinas, watching from Ireland. Naku, mga paborito kong banda nung U2. Oo, Ireland. With or without you. Irish. Maayos. Bago po tayo magpatuloy pa rin, Joel, tayo po ay mapapanood. Okay. Via test broadcast sa Digital Free TV Channel 23. Available rin po kami sa digital TV devices gaya ng ABS-CBN TV Plus, GMA for the Box, Sulit TV at iba pang digital TV receivers. Meron din po tayo. Meron din po tayo siyempre sa ating DWIC app. Marami po tayo niyan. Pwede po tayo sa Facebook at saka sa YouTube. Ito, nanonood ako sa Facebook at saka sa YouTube. May hina internet pero na sumasama. No? Meron po tayong DWIC app. Sabi ni Bernadette na Sir Joel, may boses ala bono. Ayan. Alam, wala tayong magagawa. May papanggap lang. Hindi ko na masyado na ano. Meron bang, ano bang latest na world tour tong YouTube? Meron ba? Wala ngayon. Known talaga itong mga ito na nag... Oo. Ang hirap... Pero si Bono mahilig sa mga liberal costs. I think kakampik din. Hindi malayo yun. Hindi malayo yun. We are the world. But I'm sure nag-acceptance na rin siya. Nag-move on na rin. Ayan. Kasi it is, yung nga sinasabi ngayon ni President... BBM, President Galek BBM. Tama na itong mga cancel culture. Oo. Tama na itong mga ganito. Maganda yung sinabi. Independence Day statement. Let's respect ng ano. Hindi niya inaalis na criticizing yun. Okay lang yun. Mga polisiya, mga pagkakamali. Kailangan talaga yun. At yung cancel culture, ang ibig sabihin lang niya, let us not cancel a certain each other. Party. Just because hindi ibabang ideology. Ibang pagtingin mo sa sitwasyon at may mga iba kang nais gawain, huwag naman tayo, yung iba, wala na, kayo lang, hindi po pwede yun. By the way, independently pinag-uusapan natin yung nangyari, kahapon, hopefully okay si Secretary Delphine Lorenzana. Hindi maganda yung nangyari sa kanyang yun. Kami po ay hanggang ngayon nananalangin na si Secretary Lorenzana. Okay naman daw siya, but never can tell.
alam mo, sa sobrang init ng panahon, at paano daw ang puyat niya attend ng mga meeting. Mabuti, nasa lusya na maganda ni, ano? Ni Mayor Lek, Hani Lacuna. Kung hindi, bagsak, matinding bagsak yun. So, hopefully, Secretary, you're feeling better. Kayo. Kami pa ay palaging mananalangin na maayos naman ang inyong lagay. Mabuti nga si Secretary Lonsana, hindi kagaya ng iba na malalaki. Siya hindi medyo baling, medyo ano kanyang katawang, kaya hindi masyado mabigat ang bagsak niya. But nasalo siya siyempre, maski pa paano ni Mayor Elek Lacuna. Ay, talaga mainit. Mainit ang panahon. Napakainit ng panahon ngayon. Wala tayong magagawa. Kahapon nga eh, kasi ako'y may nilakad sa Makati City. As usual, nakabutor ako. Yung aking jacket ay may aircon na sarili yan. Plug ko sa... Mainit pa rin. Talagang basang-basa ako. Kagaya niyan, ewan ko kung... may nangyari sa ano sa MRT, ano? Yung nagmumotor yata yung mga yun. Actually, hinahanap ko pa yung nangyari doon. Talagang matindi. So, doon siya nagbumaliktad yata. Tumilapon sila doon sa ano sa tracks ng MRT. At pag ganyan po, ako ang aking rule dyan eh, doon sa aking motor, meron akong lalagyan kagad ng tubig. Para makano. Tigil ka na, ano. Importante yun, ano? Alam mo, may mga riders nangyari. May isang famous rider eh. Exhaustion? Oo, yung, ganito bro, nagpolitiko siya sa Hagibis, baka si Sunny Parsons. Right. Ano nangyari sa kanya? Kasi big biker yan. Big biker. And, ang kanya probinsya. Now, hindi mo namamalayan. Kasi pag kami mga biker, naka-jacket. Hindi ho pang forma yun. Na talagang mga pants yan. Pero mainit yan. Now, you have to really take breaks to sip water at drink. Otherwise, maano ka? Exhausted ka? Yung dehydration, biglang tatama na lang sa'yo. At mabigat at mabilis, ha? Ka na lang. I mean, you know, hindi mo mamalayan yun. Hindi mo mamalayan. So, kaming mga bikers, lalo na pag mga long rides, talagang natigil kami. Alam ni Senator JB yan. Muna ng konti, kwentuhan ng konti, then largo uli, ride uli. Si Senator JB, yan, round the Philippines na yan. Mahal na. Mahabang rides. Kailan mag-break ka? Mag-break ka ng konti. Kasi hindi mo akalain, guys. Na-exhausted ka na pala. Kay Secretary Lorenzana. Dapat yan, Niminom ng konti. I remember nung dati, nagtrabaho ko, asik ako dati sa DepEd kay Secretary Jing Lapus. Laging may dalang tubig talaga. Isa sa mga trabaho ko nun. Iyak, kailangan abot mo sa kanya dahil nakakalimutan niya. Because he's talking to people, nagkakalumpati. Akala mo, kayang-kaya mo pa na Hindi, kailangan mo nagtutubig at importante yan. The last time na nakita ko si Secretary Lapus, napagagaling na tao nito, napakabait pati, nakaibigan. Sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya kasi, siyempre, gusto siyang dalhin sa iba't ibang administrasyon. Maski na itong panahon ni ni President Duterte, gusto siya sanang i-invite ulit sa cabinet. Sabi ko sa kanya, Brad, ikaw ba ay available pa for government? Sabi sa akin, pare naman, nakapagsilbi na ako . Sabi niya, ang dami ko nang dinaanan lahat. Tsaka, 36 boards ako Alam mo naman si, either chairman or member of the board siya siyempre sabi niya. Alam mo kung saan ko siya nakita? Nung nag-Southeast Asian Games. Nandun siya? Katatapos ng Southeast Asian Games, nag-gold medal tayo, yung dancing, yung... Siya pala yung isa sa mga chief sponsors at backers nun. Bakit? Dala niya yung mga kanyang ano... Pwede sasayo ba to? Oo, kasi... Magaling bang magsayo siya, ano? Siguro, hobby na. Hobby. Because alam mo naman si Jay, mahilig sa mga advocacy yan. He backed up yung team natin, yung kasi... Sa competition na yun? And they won ilang golds. Inilibre niya, dininer niya doon sa may Makati. Ikataw, tambayan ng Tuesday Club. Nakita niya. Tinuturuan na kami ng ballroom dancing ng mga bata niya. And then he was there, sabi ko, ito ang dapat binaback pa ng POC at ano. Kasi tayo, ang lakas natin sa ballroom dancing. Magaling tayo. Magaling tayo sa ganyan. Si pag-court chairman and CEO Didi Domingo, magaling na ballroom dancer to.
Hindi, puro kaliwa pa ako eh. Medyo... Hindi tayo pwede dyan. Pareho na lang tayo eh. Oo eh, medyo... Pero yun ang hilig niya. Ni Secretary... Good morning po! Secretary Jesslee Lapus. At napakabait na kaibigan, napakagaling na naging member ng cabinet. At nagsilbi. Land Bank President ito. You were in the Congress at that time? Hindi na. Ano na siya? Nasa cabinet siya noon. Ang kasama ko, yung nasila isa, another ano, yung kanyang kapatid, si Bong. Yun ang ating naging kasama sa Congress. Naging LUWA administrator naman yun. Ngayon, yung kataon lang, last year, naabutan siya ng COVID pa rin. So, medyo mabigat. Ang oras po natin, alas 8:30 na umaga, dito sa ating programang Karambola, pero huwag ko kayong aalis kagad sapagkat meron ho, yung inumpisahan ho natin. Ito'y kinausap ko lang na sumama muna bago siya umuwi ng Ilocos Norte. Ang ating kaibigan at talaga napakasipag na mayor ng PDG Ilocos Norte, inimbitan natin ulit. Sabi ko sa kanya, Mayor, bumalik ka ulit dito sa atin at pag-usapan natin ulit yung ating programa ng National Convergence Initiative for Sustainable Rural Development. Mamaya-maya makasama ho natin bago siya umuwi ng probinsya si Mayor Eddie Guillen. Ang oras po natin, alas 8:31 ng umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIC. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Ito pa rin yung mga kaibigan, Jonathan de la Cruz. Siyempre kasama natin pareng Joel Laksamana at mayroon tayong special guest, si Mayor Eddie Guillen ng PDIC Ilocos Norte. Good morning. Suki na natin ito. Suki na. Hindi, pinakiusapan ko siya na kung maaari, dumaan muna siya, pauwi. Pauwi na siya ngayon. At sabi ko, hindi, dumaan ka muna dito dahil marami sa ating mga tigapanood at tigapakinig ang gustong maintindihan ulit yung kanyang mga binabanggit tungkol sa National Convergence Initiative for Sustainable Rural Development. At gaya na nabanggit po natin kanina, ulitin ko ho, mapapanood at mapapakinggan tayo dito po sa ating website, www.dwic882.com, am.com, at i-download po ang DWIC app sa iOS at Android, DWIC882. Live din po tayo via DWIC882 sa Facebook page, DWIC, at mayroon po tayong YouTube, syempre, at mayroon po tayong hotline 8470-1750 hanggang 54, at mayroon po tayong text line. Kung nais po ninyo magpadala ng text, mayroon po tayo 0999-376-6768. Mayor, nung Biyernes, nagkaroon tayo ng mahabang session at nagustuhan ng ating mga tiga-pakinig at tiga-masid. Ang ating pinag-uusapan ay yung experience, yung experience mismo ng PDIG Ilocos Norte tungkol dito sa pag-implement nung programang National Convergence Initiative for Sustainable Rural Development. At siyempre, ang balita ko sa iyo ay nakausap mo na yung ibang mga members ng incoming cabinet. Kasama na dyan si Secretary Manny Bunuan. At ang pinag-uusapan kasi, at ang balita ko sa iyo, ay napag-usapan ninyo yung tungkol dun sa ang laki ng, ano nito, parin Joel, ha? Ang laki ng budget ng flood control. Yes. Dalawang bagay ito. Number one, siyempre, ang nais ng mga public works, hindi magkakaroon ng flooding, etc. Okay lahat yun. Okay lahat yung ganun. Ang isang naging nangyari nang maibsan ang tungkol sa flooding, and aside from the usual flood control projects na ayusin yung mga dikes at lahat, nagkaroon ng programa si President Duterte nung at saka nung panahon ni Secretary Simato, yung paglilinis ng mga river channels. Kasi naging super silted na itong mga ito. Kailangan linisin ulit. At yan naman ay talagang mandato yan ng Department of Environment and Natural Resources. At ginawa naman nila yan.
In addition to that, itong sinasabi ni Mayor Gillian, mayroon pang ibang maaaring mangyari na makakapture na, maaayos natin, malilinisan natin ang ating mga river channels. At the same time, makakatulong pa ito dun sa programa ng Sustainable Rural Development. Ano yung binanggit mo kay Secretary of Public Works Designate Manny Bunoan na Mayor? Well, ang sinabi ko po kay Secretary, narinig ko po natin kasi, ano, sabi niya po BBM, dadagdagan ng pundo ng agrikultura. At alam po natin ang pinakamalaking pundo na kakailanganin dyan sa agrikultura ay yung para sa patubig. So, sabi ko kung ma-revive lang ulit po yung convergence project natin sa flood control. At ikwento ko po sa kanya yung ating experience nung tayo nilalakad ho natin yung sistema na ganun. Of course, pumunta tayo ng public works, nag-submit tayo ng proposal. Kay Secretary Singson at the time. Singson noon, ang sabi, of course, pag may proposal ka, kailangan po kasi ng feasibility study. So sabi niya, paggawan mo ng FS Mayor. So pumunta ako ng public works, yung gumagawa ng feasibility study sa third floor. Ang sabi sa akin, Mayor, after a while, sabi nila, medyo hindi papasa ito. Kasi ang kinoconsider lamang ng public works sa kanilang feasibility study ay yung flooding component ng project. Ayaw nilang i-consider. Yung iba, ayaw nilang i-consider. Yung additional rice production. Parang nakakahon lang, ano? Oh, nakakahon. Naka-blinders. Talaga nakakahon yan. Yun po kasing parochial thinking ng bawat department. Kanya-kanya eh. Ganun po kasi yan eh. So takbo naman po ako sa dito sa NIA kay Apo Administrator Rangel noon. After a while, sabi na naman sa akin, Mayor, hindi maganda yung feasibility study. Kasi yung kinoconsider lang nila yung additional area planted with rice. Ayaw po nila i-consider yung iba. Flooding. Yes. Component. And of course, yung iba pang livelihood, fish production, tourism, ayaw nila eh. So ang sabi ko po kaya, no, maganda sana kung yung NIA mismo, ay of course under ng DPWH para both rice production and flooding component, ikinoconsider nila yan pag gumawa sila ng feasibility study. Because ang bottom line po nito, sir, bawat project, bawat negosyo, yung FS eh. Kailangan makita. Hindi ka pwede mag-umpisa at gumamit pati ng pondo ng gobyerno na walang feasibility study, yari ka. Kailangan pag-aralan mo, ano ba yung tinatawag nilang financial internal rate of return. At pag-aralan pa nila yung tinatawag nilang EIRR, yung Economic Internal Rate of Return, or Benefit of the People Return. Rate of return yan. The social component. Mm-hmm. Tulad ng NIA, sir, pag-aralan nila, magkano ba ang kikitain natin dito kung may additional area planted with rice tayo? Sinasabi ko pa nga sa NIA noon, napakagandang project na ito kasi magkakaroon tayo ng additional area planted with rice during rainy season. Dahil i-arrest niya yung flooding eh. So hindi mababaha yung palayan. Point in case, sa Paway, Ilocos Norte, Paway, San Nicolas, ang dami ho niyan, Batak. Pag umulan, babagsak yari lahat yun. Doon sa, may tinatawag silang Danau Lake doon, yes, sir. Yes, okay, yeah. Nagiging lake talaga yun. Nagiging lake, abot hanggang simbahan ng Paway. Ng Paway, oo. Pero kung yun sana ay tulad ng proposal ko noon kay Sec. Singson, lalagyan mo lang ng pump. Halimbawa, ito example lang. Lagyan mo ng pump doon sa Danau Lake. I-pump mo papunta sa Paway Lake. Which is, Paway Lake is 700 hectares. For every meter na pupunuan mo ng ano doon, is 7 million cubic meters. Kailangan mo lang ng 14 million. So, 2 meters lang ang itataas mo sa Paway Lake. Eh, yung Paway Lake, wala pong tributary yun. Meaning, walang matapon doon na ilog. O, walang papasukan. Yung sahod, ulan lamang siya. At ang freeboard o ng Paway Lake, meaning gaano kataas bago siya mabaha, is around 8 meters. Ano yun? Napakababaw. Biruin mo, kung gagawin mo yun, hindi mababaha yung buong area na yun, makakapagtanim sila ng palay. Pagdating ng tapos ng tag-ulan, may fishing activity, may tourism. At pag tag-araw, sir, yung tubig na naipon mo doon, i-release mo ngayon sa irrigation. So, meron na namang additional area planted with rice. Mm-hmm. Pero hindi yan. Kasi yun nga, yung turfism.
May turfs, right. Tama ko. Ang turfs ko, teritoryo ko to. Teka muna. Kaya nga, ano eh, kaya na, kaya nga, ano dyan eh. Hindi, inevitable yun. Parang Joel, inevitable na nangyayari yan kasi you are so overwhelmed with your work na kailangan mo, ito yung mga ano mo, ang tinatawag nila doon ay key results areas mo. So, napaka ano yung ano, hindi mo na nakikita yung kabuuan. Kaya nga binuo itong National Convergence Initiative for Sustainable Rural Development sapagkat sinasabi sa iba't ibang agency, hindi. Ang kailangan natin ganito, ito yung goal natin eh. Ito yung nais natin mangyari for rural development kasi gaya na nabanggit natin last Friday, 60% of our population is in the rural areas. Anong kailangan natin para ma-sustain natin sila, maayos ang kanilang livelihood, quality of life maayos, at the same time, mapunduhan natin yung ating pangangailangan, especially sa food security. So, yan. Mayroon mo, sir, nakatipid ang gobyerno doon sa pagpapagawa ng dams. Kasi, flood control na siya eh. Hindi lang yun. Tumaas pa yung ating, di ba ang habol natin dyan is sustainability and resiliency. Tumaas pa ngayon yung climate change resiliency nung pinagpatayuan mo ng flood control na yun kasi hindi na sila mababaha. So yung tubig na kinakatakutan ng mga farmers, nababaha sa kanila pagtagunan. Medyo mamanage mo. Tuwang-tuwa na sila. Sige, umulang ka pa para meron kaming gagamitin sa edisyon namin, sa Tagaraw. So isipin mo yun, sir, na impact. Kung walain lang natin yung turfism, magko-convert si tayo. Ito si RG Chell sa Facebook, sana makarating po kay BBM. Ah, nakarating na po ito. Ano bang, nakarating na po ito. Nakarating na po. At I understand that he's deep into determining kung paano ang gagawin dyan. And one of the first na nabanggit natin ito noong Friday at yan naman ay binanggit ni Mayor Gillian at inayunan natin, sana itong programa na ito ay National Convergence Initiative for Sustainable Rural Development ay itaas at dalhin sa Office of the President. Kasi nasa DA po. Kasi nasa DA ito ngayon eh. Eh siyempre gaya ng binabanggit natin sa dami ng mga problema na nang hindi nila makita ang kagubatan. Nakikita lang yung sa maliit na kahoy diyan, no. Actually, sir, nagiging programa no. Ang nagiging problema pala noon pagka nasa DA lang siya. Maganda pag-usapan. Kasi ang ginawa namin noon, ang proposal ko, gumawa tayo kako ng tinatawag na work and financial plan. Usap tayo, DA, DAR, DILG, tourism, public DSW, works, DSW, Didole. Meron kaming work and financial plan. Ang ganda ng plano. Ang mauuna, bibigyan ito, ako ng ito. National Greening Program. Susunod, andyan na yung DA. Andyan din yung DSWD para magbigay ng mga cash for work. Dole, para sa tupad. Ano? Ang ganda-ganda ng usapan. Pero pagdating sa budgeting, Wala na. Mawawala yun. Kakalimutan na. Itutuloy natin ito sapagkat meron tayong report. Galing kay Patrol 5, parang Ayayupanco, 7 lugar sa Maynila daw na nanatiling COVID-19 free, patuloy na minomonitor ng Manila Health Department. Parang Aya. Patuloy ang ginagawang monitoring ng Manila Health Department sa 7 lugar sa lungsod ng Maynila na nanatiling COVID-19 free. Nabatid kasi na nais ng Manila LGU na manatili ang 7 lugar na walang naitatalang kaso ng virus kung saan umaasa sila na madadagdagan pa ito. Sa datos ng Manila Health Department, ang mga lugar na wala ng kaso ng COVID-19 ay ang Binondo, Intramuros, Malate, Port Area, San Miguel, San Nicolas at Santa Cruz. Bukod dito, nakatutok din sila sa area ng Sampaloc na nakapagtala ng 5 kaso ng COVID-19 maging sa Tondo 1 na may 4 na kaso at sa lugar rin ng Paco na nasa 3. Habang ang Ermita, Pandacan, San Andres at Tondo 2 na may tigda 2 kaso, gayon din ang Quiapo, Santa Ana at Santa Mesa na may tigisang kaso ay pinatutukan din sa mga barangay health workers para tuluyan ang mawala ang kaso ng virus. Patuloy na pinag-iingat ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang mga residente nito kahit pa bumaba na sa 23 ang kaso ng COVID-19 upang hindi na lumaki pa o dumami pa ang hawaan ng nasabing sakit. Ito yung patnong number 5 ay yung pangkotagulat. Siyempre, may ito ang lakas ni WIC.
Salamat sa ating kaibigan si DWIC. Maraming salamat sa ating kaibigan si Paring Aya Yupang. Kung ganda lalaki ni Paring Aya pag nakamerkana. Mukhang matinding-matinding markana ngayon dito. Nakasuit lahat. Nakasuit. Parang si senyor. Parang si senyor, ha? Ah, nakita mo naman pa, Paring Joel kanina. Matindi-tindi ang dating ni senyor. Oh. Eh, palaging ganyan yan eh. Sabi ko kay nung magkakasama tayo ng tuloy-tuloy kasi meron club ito eh. May Tuesday club. Kasama ka ba doon? Oo, kasama ko. Yung saan yan? Sa Shangri-La Hotel sa dito Edsa Siang. Dati ang nag-umpisa po nitong club na ito ay walang iba kundi nasirang manong Art Burhal. Art Burhal. Pero yung si senior yung sinasabuel nakasuit lagi. Also ano yan? Si Senyor ay bagets gaya natin pero mas bagets ang kanyang pangasawa. Matitindi. May binanggit siya kanina ko si Senyor. Ito, pag-usapan mo natin ito. Nang konti ito, makasama natin ito sa media. Marami sa media ito. He got married again and medyo bata-bata. Ang sabi niya, alam mo, pero ako ayaw ko nang magka. Anak. Sabi niya. Kasi nakaka-apekto daw yan sa dating, sa gamit. Hindi mat, talagang very, itong mga sinasabi ko pwede on the air. Pero yung sabi niya, sumatipid siya, or matipid na, maingat siya. Maingat siya. Sa pangangatawan at lahat. Kasi nababanggit niya kanina, yung dalawa nating kasama, medyo mga kaibigan din natin to na matagal na rin sa media. Medyo... Kumbaga sa barang nilalagyan niya na silencer siguro. Palaging gano'n na nangyayari. Pero balik tayo dito. Sasaludo. Balik tayo dito. Kasi itong kay senior kasi sustainable ito. Matindi sustainability yun. Sustainability. Sustainability. Ito pinag-usapan natin sustainability ito. Ang importante, napakaraming pwedeng gawin at napakaraming mga benepisyo makukuha natin dito kung ito'y gawin nating napakatinding programa ng Presidente Bongbong Marcos. Alam natin na siya ay nakikinig. Alam natin na yung kanyang mga advisors at mga members ng cabinet ay nakikinig din. At alam nila na ito ay kanyang pinangunahan. Nung po siya ay governor ng Ilocos Norte at yan patuloy naman ng ngayon ay Senadora Amy Marcos sapagkat sila ang nanguna dito at isa sa mga modelo nga nila na napakagaling na nangyari ay itong tungkol sa PDIC Ilocos Norte under Mayor Guillen. Pero may tanong lang ako, Mayor, at even sa iyo kong John, yung ganyang klaseng, kasi ito medyo, you look at it parang radical eh. Kinukuha mo yung turf ng DA, ilalagay mo sa public works, di ba? Mga ganon. Has that happened before? Mayroon even in the past na merong, nagkaka-meeting of the minds at medyo yung trabaho ng isa magkakaroon ng meron ganun special task force minsan na nangyayari diyan kasi ang it is really a task itong task force ang mangyayari nang talaga ito talaga National Convergence Initiative is essentially a task force operation at nangyayari ng yung mga implementing units na pupunta doon sa isang agency department na kung saan halimbawa infrastructure basically infrastructure napupunta yan halimbawa sa public works o napupunta yan halimbawa sa transportation so nagkakaroon ng ganyan at nadadagdagan ng use halimbawa yung sinasabi ni Mayor tungkol sa NIA. Okay. This is essentially an infrastructure operation. Oh. Pero nadadagdagan. Ang sinasabi niya, ang hindi mo na kailan dagdagan pa ng budget, halimbawa NIA, nando doon na sa budget ng public works kasi may flood control budget ka na eh. Yan ang sinasabi niya. Dagdagan mo lang, alam mo ba, sir, ang idadagdag mo lang doon sa ginagawang sabo dam ng public works. Public works. Lalagyan mo lang ng pipe sa ilalim. Yun ganun. Para magamit mo yung tubig. Ang punto ko lang po rito, of course, kapos tayo na sa budget. So, kailangan natin magtipid, no? Mm. Yung matitipid mo ngayon doon sa ginawa mong convergence, gagamitin mo sa makabuluhong bagay. Ba ang talagang kailangan natin doon sa probinsya para mapaangat yung buhay ng farmer natin? Mm. Number one, of course, livestock. Gaya niya, livestock. So, yung matipid mo ngayon doon sa pagpapatayo mo ng mga dam na ganyan, instead na kunin mo ngayon sa DA, yung matipid mo sa DA,
Gamitin mo sa ibang areas. Kasi sir, alam mo kung bakit importante ang livestock. Ang isang cost kasi ng kahirapan ng farmers, of course, hindi nila ma-maximize yung oras nila eh. Marami silang idle eh. Pagkatanim ng palay, maghihintay ng kung ilang buwan bago mag-aani. Kukunti yung trabaho nila. So kung lalagyan mo ngayon ng livestock, meron sila additional. Parang sa amin sa Pintig, sir, namimigay ako ng baka for every farmer namin na magtanim ng tobacco namin. Kung isang baka, isang ektarya. Kung limang ektarya, tanim mo tobacco. May lima kang baka. Pero at the same time, nagva-value adding kami. So inintroduce ko yung Wagyu cross production. Masarap yun. Medyo, ano, ang ganda. Nagising ka? Nagutom ako. Okay, sige. So yung mga baka namin, ini-AI namin siya ng Wagyu. Kasi yung mga Wagyu, small calf. Kahit native lang na baka, kaya niya yung... Talaga? Sir, kasi sa Ilocos, napansin ko, ang hilig ng mga Ilocano, puro puting baka, yung Brahman. Pero yung Brahman, makunat yun. So sabi ko sa DA, ano bang pwede namin maging project? Pwede ba akong makakuha ng semen, ng Wagyu? Para yun, ay sige, sabi nila, marami rito. Tapos kumuha ako ng partner namin, yung meat... nagtitinda lang ano, siyempre hindi ko mababanggit yung pangalan dito. Nagtitinda ng mga karne-karne. Sila ngayon ang buyer namin. So ano yung kailangan ng farmer natin? Hindi lang aid ang kailangan namin, trade. Kailangan namin may mga buyers. Siyempre, importante. Kung mag-emergence tayo, isipin mo sir, ito na lang. Lahat ng national government o lahat ng LGUs, meron kaming calamity fund. O kung yung calamity fund ng mga LGUs, lalo yung mga cities, meron kasing pre-procurement eh. Yung 70% pwede mong i-gastusin kagad. Tiroin mo kung mag-adapt lang sila ng isang maliit na bayan katulad namin at mag-order na sila. Mayor, kailangan namin ng ganitong rice, magtanim ka na para ganitong volume. O kailangan namin ng karne. Meron kaming market kagad. So hindi lang aid dapat ang ibibigyan natin sa farmer. Trade. Yung matitipid natin. Yung sinasabi ni Mayor Guillen, may mga bayan na nang ginagawa din yun. At yung sinasabi niya, yun yung loop eh. Importante yun eh. Yung sinasabi, value chain, supply chain. Hindi dapat napuputol yun. Ang kailangan namin sa farming, matagal pa, alam na namin yung... Alam mo na kung anong order. Para alam namin itanim. Hindi magtatanim yung farmer kung walang ano. Kung walang consumers. Uulitin ko. Walang market. Patay. Ang problema natin sa agrikultura, sir, is low productivity. So, paano mo yung ma-increase? Of course, andyan na yung pag-aralan natin, yung vertical, horizontal, at sideward. Importante yung government support eh. So kapag at saka ang ano, yung sinasabi ni Mayor, importante ang focal person mo dyan, yung local executive. Yes. Kasi kung yung local executive iba yung iniisip, wala yun. Pero sabi ng iba, paano natin ma-replicate yan sa buong bansa? Simple lang, DILG. Simple lang gagawin ng DILG, yung kanilang SGLG. Ilagay mo lang na component ng Seal of Good Local Governance yung mga gusto mong ipa-implement sa munisipyo. Lahat susunod. Yung pag sinabi mo, pag sinabi mo, yung sinasabi ni Mayor, pag sinabi mo na, hindi kayo mabibigyan ng Seal of Good Governance, ha? Wala. Kung hindi ninyo ini-implement itong programa ng National Convergence Initiative for Sustainable Rural Development. Yes. Pag sinabi mo yun, ayos. Yung sinasabi niya ni Mayor. At saka isipin nyo, sir, pag napataas natin yung productivity, ano yung number one driver ng ekonomiya natin? Manufacturing. Magkakaroon tuloy tayo ng additional manufacturing. Kasi... May processing na yun. Lagi kong sinasabi sa gobyerno, ang ganda-ganda ng ating AFMA, pero hindi na susunod. Ano bang isang component sa AFMA? Strategic Agricultural and Fisheries Development Zone. ZAFDZ. Meron yun. Meron din yun. Nasa AFMA yun, sir, ha? Pero hindi sinusunod. Dapat magtayo ka ng mga agricultural processing facility, sa mga probinsya para nagkakaroon ka ng value adding. Ayun, yung sinasabi, alam mo ba pa rin, Joel, yung sinasabi ni Mayor, nandiyan na. May batas, may mga ginawa ng studies. May mga ganyan, pero yung pag kung paano mo implementasyon. Yan ang sinasabi natin, kailangan mo ng mga tao kagaya niya na maaring nakakaisip ng totality, hindi lang yung ito lang, hindi ganoon. Maganda na rin ko diyan Juan, sa simula pa lang, what is the end in mind? Yes. So, ano ang kailangan talaga ng ating mga magsasaka ng mga tao dito? Grand plan dito. Then, sa ang pangalawa, yung sana isa implementation, merong
yung sinabi mo nga, hindi kayo kasali sa ano, mm-hmm. Ah, wala. Pag hindi kayo so parang yun yung implementasyon. Kasi right now, yun nga, sinabi mo, pag yung chief executive o yung executive doon, iba naman iba na naisip. Ay, wala yun. Wala yun. I mean, he will just pay lip service sa programa. Kung ano, naisip niya, bumili ng mga SUV, mamamatay yun. Kagad. Alam mo, sir, ito lang gusto ko, kasi by experience to, ano? Pag-isipan to ng mga... Hindi, sa umpisa. Magka na mabibili ng mga SUV. Yan na kagad yan eh. Magka na ambulansya, ibig mo sabihin. Meron nga ambulansya SUV. Pero, alam mo, sir, ano ha? Ito, gusto kong... Udit na kagad yun eh. Makukuha kagad, no? Makukuha na kagad. But, you know, modesty aside, kung gusto natin kunin ang atensyon ng ating mga economic managers, marami silang sinasabing causes of poverty. Oh. Pero meron akong isang napansin na talagang yun ang isang... Wala pang key. Economic term eh. Oh. Wala pang... alam mo, sir, ibibigyan kita na... Ang tawag ko doon eh, parang poverty due to insufficiency. Insufficient. Kasi, sir, tingnan mo, yung isang mahirap, hand-to-mouth existence. Pagka may kinita siya, iluluto niya yung pagkain. Ngayon pa lang, oo. Mamaya, problema na naman. Yung susunod. Yung susunod. Makakain, sana kukuha ng baon ng anak ko, pampagamot, etc. So, ibig sabihin, rindido siya talaga. Kapag rindido ang isang tao, hindi makapag-isip. Yes. Parang ikaw, ako kaninang umaga, sir, nagmamadali ako. For sure, lahat ng mga nakikinig sa atin, naranasan nila ito. Pag nagmamadali ka, kung ano-ano nakakalimutan mo, hinahanap ko yung salamin ko, nakabulsa pala sa akin. Mga ganon. Nandito pala sa ulo. Ano ang kailangan gawin ng gobyerno ngayon? Simple. Kailangan iangat mo talaga yung income sa poverty threshold. Kapag inangat mo siya sa poverty threshold ng income, tulad ng ginagawa natin, point in case again, pindig. Bakit ko binibigyan ng baka yung aking mga farmers para kumita sila ng 100,000? Additional. Binibigyan ko sila ng free na inputs, ng mga fertilizer, free na mga yung may processing siya, mayroong facility, mga water pump. Bakit? Kasi gusto ko, every farmer ko ay nandoon sa poverty threshold yung kanyang kita. Kapag kumita siya ng ganun, sir, nagkakaroon ng isang tao ng pag-asa, hope. Oo. You know, pag may pag-asa ka, nagiging ang tao kasi maparaan eh. At saka ano, nagkakaroon ka ng self-respect. Yes. Hindi kayong nakaganon lang. Hindi ka ang pang-ayuda, hindi. Ang naisip mo, mag-iisip ka na itong gagawin ko at itong gagawin ko sa buhay ko. At saka isa pa, sir, ang ginawa mo pagka binigyan mo ng livestock si farmer, anong mangyayari? Ang isa kasing susi dyan para mapataas mo yung income ni farmer ay yung tinatawag na cropping intensity. Okay. Eh, isipin mo, sir, yung dalawang crop natin, ano? Dalawang cropping, 9 months na kagad yun eh. So, yung pangatlo, kulang na, tatlo na lang. Tatlo. Pero kung may livestock, maraming livestock sa area, ano tuloy-tuloy yung gawin yun? Yung silage naman. Kasi yung silage, 75 days lang. Oo, tuloy-tuloy ka. Tuloy-tuloy so, nagiging ka. Times 3, yung iyong trapping intensity o yung paggamit mo. Ito ng isang lupa mo. Times 3 yung pakinabang mo instead na times 2 lang. Oo. So, may livestock ka na, nadagdagan pa yung cropping intensity mo. Kompleto ka. Hindi, sir, may income na ng sure hit si farmer. Above the threshold ka na. No? Ano pang maganda doon? Kung yung ini-import natin yung mga baka eh. Mabawasan yung importation natin ngayon. Kasi dumadami ng baka sa atin. Lalaki yung ating reserve ng dollar na naman sa Pilipinas. So, ano yan? Ang daming ano yan? Ang daming mga ano? Economic daming, multiplier effect. Multiplier effect. Mayor, nasa sa iyong pagkakataon para banggitin ulit sa ating mga tigapakinig at saka tigapanood yung experience mo sa PDIG at saka yung ating pakiusap sa incoming administration na sana maging intensified talaga itong ating pag-i-implement ng National Convergence Initiative for Sustainable Rural Development at ma-involve hindi lamang ang iba't ibang ilang mga agencies kundi the whole of government ma-involve dito dahil napakaganda ang magiging resulta nito pag ito'y ginawang malawakang programa at ma-implement na mabuti. Mayor Gillian. Sir, ang gusto ko lang sana sa amin ho sa probinsya
ang magiging programa na sana ng gobyerno natin ay of course yung recovery. Hmm. Kasi marami ano, yung recovery, marami pang affected dito sa COVID. Ano? Resiliency. Kapag bumangon tayo, kailangan mas matatag na tayo. Parang kawayan ba? Kahit humangin ng ano, eh, matatag pa rin tayo. And of course, yung sustainability. Ng sustainability of agriculture. Towards, kailangan natin yung food security na tinatawag ni BBM. Ano? And of course, ultimately, yung ating dapat ASEAN competitiveness. Dapat, sir, food corridor tayo sa Pilipinas. Napakaganda po ng contribution ng agrikultura kung ma-maximize natin. Isipin mo, sir, ito na lang population natin, napakalaki ng populasyon natin. Ito ay sustainable na base ng agrikultura rito kasi yung konsumo malaki na kagad So bakit hindi mo... Napakalaking market tayo. Yes. At isa pa, titignan natin yung ating comparative advantage dito sa mga ibang bansa para tingnan natin saan ba tayo maraming ini-import. Pag-aralan na natin, baka naman ito yung mga high-value crops. Ito na ipatanim natin sa mga farmers natin. Para kumita na si farmer, sir, kikita si farmer, makakatipid pa ang gobyerno sa importation. Di ba? Import lagi ang problema natin. Ano? Now, ang pag ginawa mo yon, lalaki ang income ni farmer. Yun ang talagang food security. Kasi ang tinatawag na food security, sir, ay... yung availability ng pagkain at may pambili ang tao. May yun, pambili. Oh, tingnan mo yung Singapore, wala namang farm yan. Pero may wala silang hinterland. Basta't may pambili. Huwag lang sanang ang isip natin ay rice sufficiency. But of course, food security. Yes. Hindi po rocket science itong rural development. Basta't ang ating mga manamumuno lang ang mga ehensya natin dapat ay tanggalin nila yung turfism. Yung kanya-kanya. Nakasara. No? At magtulungan, katulad ng sinasabi ni Apo PBBM, na unity ang kailangan ngayon. Magtulungan tayo, kasi kung magtulungan tayo, ang laki ng matitipid na pera ng gobyerno, ang dami pang matutulungan. Yan po sana. Pumunta ho sila sa amin sa munisipyo, magtanong po sila doon, huwag lang sanang dito sa taas sila magpaplano para ho siguradong yung end result na gusto nila ay yun ang makakamit natin. Sinabi ni Mayor, huwag sanang sa taas lang magpaplano. Bumaba tayo. Sumayad. Bottoms up. Kasi ang daming ang plano, kaya lang yung implementation ng palaging problema. So, on that note, maraming salamat ulit kay Mayor Eddie Gillian ng Pindig Ilocos Norte, ang ating model para sa... Ang dami daw nilang natututunan. Ito pa nga, si Angie Gatchalian, pwede po bang mahiram si... Siyempre. Para sa Tabato. Mga ganun. Yun, marami tayong ano... Kaya ma-replicate siya. Hindi. Si Mayor Gillian po, he has always been all over the country. Nagiging speaker siya sa maraming mga bayan at saka maraming mga fora. Kaya importante, matuloy-tuloy ito at nagpapasalamat tayo sa kanya. Nabigyan tayo ulit ng oras bago siya umuwi sa Pindig Ilocos Norte. Sa ngalan po ng ating mga kapartner dito, nagpapasalamat tayo kay Mayor Gillian at siyempre sa ating grupo na nagpapasimula at ngayon ay implement nationwide ito, National Convergence Initiative for Sustainable Rural Development. Ang oras po natin, alas 9:05 na umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Karambola sa DWIC.